Galak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasala ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid ng mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayahang gumanap ng kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apollos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa maestrita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid bagay kay Jesus." Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. At pinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon
at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-asa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumaka sa kanyang piling. Kung paanong yung ulap tinatangay nung hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran ng inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanongin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na ang magkawatak-watak kayo. Magkanya-kanya kayong lakad at iiwan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin.
Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Si Jesus ang ating kapayapaan. Si Jesus ang ating gantimpala. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagada kung ano ang gagawin nila sa kanya. Iiwan nila si Jesus. Inihula ni Jesus na darating at dumating na ang oras na iiwan ako ng bawat isa sa inyo. Ngunit binigkas ni Jesus ang katotohanan ito hindi dahil sa kapaitan o pagkabigo. Hindi ito tanda ng pagkabigo sa bahagi ni Jesus. Kahit iwanan nila siya, hindi ito nababawasan ang kanyang tiwala sa kanyang mga alagade. Hindi ito nababawasan ang tiwala niya sa kanila. Ipinapakita pa rin ni Jesus na mahal para ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tinanggap pa rin ni Jesus ang mga ito. At sinabi ni Jesus ang pariralang ito upang palakasin ang loob at palakasin ang kanyang mga alagad para sa darating na mga pagsubok. Nais niyang tandaan nila na kapag dumating na ang kanyang oras, ang Ama ay makasama niya, hindi niya maiwang mag-isa. Ang Ama ay kasama ni Jesus at gayon din ang gagawin ni Jesus sa kanila. Kaya sa kanilang nalalapit na mga pagdurusa at sakripisyo, dapat nilang nalalaman na si Jesus ay kasama ng mga alagada. Sasamahan tayo ni Jesus sa pagharap ng mga pagsubok at paghihirap. Nais ni Jesus na makatiyak siya na mapagtatagumpayan niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan. Gayon din tayo, ninais ni Jesus na mapagtagumpayan din natin lahat ang kasalanan at kasamaan. Ngayon, marami tayong alalahanin at pag-aalinlangan. Minsan natatakot tayong makipagsapalaran, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Nag-aalinlangan tayong makipagsapalaran alang-alang sa kaharian ng Diyos. Natatakot tayong harapin ang mga hamon at panibagong hamon ng buhay. Minsan, tayo ay nahihiya manindigan para kay Jesus. Ayaw nating umangkop, lalong-lalo na sa hinihingi ng mabuting balita. Bakit? Ito ay dahil natatakot tayong magsakripisyo. Natatakot tayong isakripisyo ang ating kaginhawaan. Natatakot tayong mawala ang mga luho na tinatamasa natin sa ating buhay. Ayaw nating sumailalim sa pagbabagong loob at pagbabago sa ating buhay. Kaya may mga posibilidad na dapat tayong magkompromiso. May posibilidad na tayo ay magwi-withdraw. Dahil nakokontento na tayo sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ngunit lagi nating alalahanin
ang nakapagpapatibay na mga salita ni Jesus. Sa mundo ay magkakaroon kayo ng problema. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Natalo ko na ang mundo. Si Jesus ay laging kasama natin. Lagi siyang para sa atin. Lagi niya tayong sasamahan at kakampihan. Sa mundong ito, si Jesus ang atanging garantiya at magagawa nating lahat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Dapat nating magtiwala tayo sa katiyakang iniwan sa atin ni Jesus. Dapat tayong magtiwala na si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa mundong ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pagkatapos sa pagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niyang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpapapatuo sa Kanya. Manalangin tayo upang kagpagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, profesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mong lahat ng bagay, marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapaya mo. Narito ang aking alay na tanggapin ang alak na ito. Inuna
aming inihain sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain sa ginaganap ng anak mong giliw, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ng iyong palakasin sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyuri. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan, ito ang nilonggati ng dating pag-aalay, ang buong sarili mong anak si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inkainin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
Nang bago't walang hanggang tipana, ang aking dugol ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawad mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Patpagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng laing minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o laing minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalalang pangako noon sa biniyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan nang Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.